Hi! Welcome sa Onichan's Anime Recaps. Ito ang part 2 ng ating anime recap sa Doraemon series. Slow, slow, quick, quick. Nagsimula ang episode na naiinis si Doraemon sa kalat na iniwan ni Nobita. Dumating ito na may dalang favorite snack ni Doraemon na dorayaki. Pero alam ni Doraemon na ito ay para hilingin lang niya na tulungan siya sa assignment kaya't hindi ito pumayag at sinabing paulit-ulit na lang daw silang ganun kaya't dapat daw itong mag-reflect sa sitwasyon niya. Sinubukan ni Nobita na mag-isip habang kinakain ng dala pero wala itong maisip kaya't umalis na lang. Nagalit naman si Doraemon at sinabi kay Nobita ang totoo, na tamad daw itong mag-aral at palaging nakadepende sa iba. Akala ni Doraemon na naintindihan na ni Nobita ang pangaral niya pero hiniling pa rin ito na tulungan siya para matapos na ang lahat ng mabilisan. Bigla namang naisipan ni Doraemon na kunin ang feeling cologne quick at feeling cologne slow. Makakatulong daw ito para mabilis niyang matapos ang homework niya. Pero mamaya na lang daw sabi ni Nobita. Hindi naman hinayaan ni Doraemon na makatakas ito. Hindi raw mahilig sa cologne si Nobita, tila wala itong bilib sa gadget na yun kahit hinikayat niya na subukan muna ito na Doraemon. Nang inispray ang cologne sa sarili, madaling-madali ito at naiirita sa kabagalan ni Nobita. Umalis na lang tuloy si Nobita at sinabing pupunta kay Shizuka para humingi ng tulong. Balak sanang pumetex ni Nobita pero lumabas si Doraemon para ihatid siya mismo sa bahay nila Shizuka. Pero sa kakamadali ni Doraemon, hindi man lang nakaaral ang dalawa at hinila na agad pauwi. Nagmamakaawa naman si Nobita na bumalik na sa normal ang kaibigan kahit kinuha nito ang cologne. Kaya lang, quick na naman pala ang na-spray nito. Hindi niya mapigilan ang tumakbo habang hinahabol naman siya ni Nobita na dala ang slow cologne. Napagod na si Nobita at nagpahinga. Sinubukan niyang mag-spray ng cologne pero slow naman ang nagamit nito. Umuwi si Doraemon sa bahay para hanapin ang kaibigan pero wala pa daw ito kahit lumabas siya uli kahit napagod na ang katawan niya kakatakbo. Sobrang bagal naman ang lakad ni Nobita pa uwi at nakasalubong niya si Nadamulag at Suneo. At nang tanungin ano ang ginawa nito, nakipag-racing daw siya sa suso. Kinulit naman sila ni Doraemon sa kung saan na si Nobita pero hindi niya na nahintay ang sagot sa pagmamadali. Nagtataka naman ang mga magulang ni Nobita sa kinikilos nito at napansin ang mga kolon. Naintriga sila sa amoy nito kaya't sinubukan nila ang quick. Sa wakas, nawala na rin ang bisa ng cologne kay Doraemon pero pagkapasok niya sa bahay, nakita niya ang mga magulang ni Nobita na tumatakbo kaya't sinubukan niya itong habulin para ibalik sa normal. Naiinis naman si Nobita sa ingay nila at hindi raw siya makapag-concentrate sa homework niya. Nobita's wife. Sa classroom nagsimula ang episode na to. Napagalitan si Nobita ng teacher niya dahil sa mababang marka nito. Sinabi nitong ano na lang daw ang iisipin na magiging anak niya sa hinaharap kapag nalamang puro zero ang score niya. Habang papauwi ang mga estudyante, pinag-uusapan nila ang mga pangarap nila paglaki. Sina Suneo at Damulag naman ay inasar si Nobita at sinabing hindi raw ito makakahanap ng asawa paglaki. Sa bahay naman, inaalala ng nanay ni Nobita noong bata pa ito. Sinabi ni Doraemon na sa susunod, magka-college na raw ito at tila hindi na-convince ang ina nito kung aabot pa ang anak doon. Natuwa naman si Doraemon nang makita ang wedding pictures ng mga magulang ni Nobita. Napaisip naman ng nanay kung makakapangasawa pa kaya si Nobita. Sa kwarto, problemado si Nobita kung magkakapamilya pa ito kaya't sinadjust ni Doraemon na gamitin nila ang time machine para makita ang hinaharap. Pumunta sila sa 25 years in the future at nagulat si Nobita na naging public restroom na ng park ang bahay nila. Tuwang-tuwa si Nobita nang makita ang mga modernong mga sasakyan. Nagtanong sila sa pulis kung saan nakatira si Nobita at tinuro nito ang apartment na malapit. Pumunta sila doon para bisitahin ang future Nobita ngunit biglang nagdalawang isip ang present Nobita. Ipinagamit sa kanya ni Doraemon ang x-ray glass para makita ang loob ng bahay at natuwa siya nang may makitang babae sa loob. Sinilip niya uli ang loob para makita kung sino ito pero nagulat siya na hindi ang inaasahan niya ang nakita niya. Napaiyak tuloy si Nobita at sinabing ayaw niya na lang daw ikasal kung yun ang mapapangasawa niya. Bigla namang dumating ang future Shizuka at hinila ito na tila hinahanap siya. Siya nga pala, mamimigay kami ng GCash at other prizes every month sa lucky winners na mapipili sa mga nag-subscribe, like at comment sa mga videos namin. So make sure na gawin lahat ito para manalo.
Pinapasok ito sa loob ng bahay at sinabing mag-sorry dahil pinaiyak raw nito si Sunotaro. Humingi naman ng tawad si Shizuka sa nanay ni Sunotaro dahil sa kakulitan ng anak. Nag-blush naman si Nobita nang ma-realize na si Shizuka ang mapapang-asawa niya sa hinaharap. Nagtaka naman ito sa kinikilos ng anak at pinalo sa puwet. Saktong dumating si Nobisuke at nagulat kay Nobita at inatake ito. Nagmamadali namang tumakbo si Nobita at Doraemon sa may time machine para makatakas kay Nobisuke pero nabutan sila nito dahil may tao pa sa cubicle. Matapos ang ilang sandali, nakabalik na rin ang dalawa sa present. Ginanahan ng mag-aral ng mabuti si Nobita para mapang-asawa niya raw sa hinaharap si Shizuka. Bigla namang itong tinawag ng ina para sabihin nandun at bumisita si Shizuka. Nahihiya naman si Nobita at nagtago na lang sa ilalim dahil dito. The Dictator Switch. Galit na galit si Damulag dahil natalo ang team nila sa baseball match. Sinisinito si Nobita at pinatakbo ng 20 laps sa buong field bilang parusa. Naiyak naman si Nobita pagka-uwi dahil sa nangyari. Inaya ito ni Doraemon na mag-practice pero sinabi nitong si Damulag daw ang problema at wish niya na mawala na lang ito. Inilabas naman ni Doraemon ang Dictator Switch na kaya daw burahin ang sino mang hindi sumasang-ayon sa gagamit nito. Bigla na lang daw itong mawawala na parang bula at pinakita niya kung paano ito gumagana. Ibinigay niya ito kay Nobita. Napaisip naman ito pagkalabas. Kahit na naiinis siya kay Damulag, hindi naman daw niya gusto na mawala na lang ito. Bigla namang dumating ang kaibigan at pinatakbong muli si Nobita. At dahil natatakot siya sa maaaring gawin ni Damulag sa kanya, ginamit niya ang switch at nawala na lang itong bigla. Hindi naman matanggap ng konsensya niya ang ginawa niya. Naikwento niya ito nang dumating si Shizuka. Pero nagulat siya na hindi ito kilala ng kaibigan. Wala raw siyang kilalang Damulag. Na makita niya ang guro, tinanong niya if kilala niya si Damulag pero hindi raw. Kahit nang puntahan niya ang ina nito, wala raw siyang anak na Damulag. Babae lang daw ang anak nito. Kahit sino ang tanungin niya, walang kahit na sino ang nakakaalala kay Damulag. Napansin ni Shizuka na tila hindi okay ang kaibigan nito kahit sinabihan niyang umuwi na lang, maligo at matulog. Binigyan niya pa ito ng bath salt para daw ma-relax. Habang papauwi, nakasalubong naman nito si Suneo na sinisi siya sa pagkatalo ng team nila. Mas malala pa raw ito kay Damulag kaya't pinindot niya ang switch para mawala rin ito. Nakonsensyang muli si Nobita kaya't nang pauwi, sinabi nitong isasauli niya na daw ang switch kay Doraemon. Sa park, nakita niya naman ang ibang ka-team na sinisisi rin siya dahil sa pagkatalo nila. Binalaan niya ang mga ito at biglang tumakbo papauwi. Napagalitan naman ito ng ina pagkarating sa bahay. Nagmakaawa si Nobita kay Doraemon na ibalik si Damulag at Suneo pero wala na raw itong magagawa. Sa kwarto, naisip niya ang mga tao sa paligid niya na tila sinisisi siya sa mga nangyari. Hiniling niya na sana lahat ng tao ay mawala na lang at hindi niya napansin na napindot niya pala ang switch. Nagulat naman siya nang tila naging tahimik biglat at nang i-check ang bahay, wala na si Doraemon at ang mama niya. Pinuntahan niya ang kapitbahay pero tila wala silang lahat kahit nang bahala si Nobita. Ginamit niya ang tachycopter para makita ang buong lugar pero nanlumo ito nang maisip na nabura niya ang lahat ng tao sa mundo. At dahil tila wala na siyang magagawa, tinanggap niya na lang ito at sinabing ngayon, wala na raw magdidikta sa kanya. Pumunta ito sa supermarket at kumuha ng mga pagkain na kinain sa kanyang bahay. Kumuha rin ito ng mga laruan at ginamit. Nang masira ito, bigla niyang naalala ang kaibigang si Doraemon na sana raw ay naiwan para tulungan siya sa ganitong pagkakataon. Pagkatapos, lumabas ito para mag-amusement park mag-isa pero naging panandalian lang ang saya nito. Pagka-uwi, dahil wala nang ibang tao doon, natulog siya nang nakabukas ang ilaw. Bigla namang nag-blackout kahit bumaba ito para tumawag sana at humingi ng tulong. Pero wala na nga pala siyang matatawagan. At dahil stress na siya, sinunod na lang nito ang payo ni Shizuka na maligo at mag-relax. Habang nasa bubong, napihiling naman si Nobita na sana may makasama na siya. Kahit si Damulag daw ay pwede na dahil hindi niya kayang mag-isa. Bigla namang dumating si Doraemon at sinabing sana daw ay may natutunan si Nobita sa nangyari. Sinabi nitong ang dictator switch daw ay ginawa para ipaintindi sa mga tao na ang pagiging dictator ay masama. Kaya niya daw maibalik sa dati ang lahat muli at pinindot nito ang switch. Kinabukasan, nag-practice ang dalawa ng baseball sa park at dumating si Damulag at Suneo. Nagulat naman sila sa kakaibang kinikilos ng kaibigan. At doon nagtapos ang anime recap natin sa araw na ito. Bukod sa Anywhere Door, alin pa sa mga gadget ni Doraemon ang gusto mo? Let us know in the comments below. Huwag mo rin kalimutan na mag-like at subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell below para ma-update ka sa mga susunod naming upload. Salamat sa panonood. Onii-chan!